Magandang araw sa inyo mga kapids. Ako nga pala ulit, si August, ang inyong kapids. And then, salamat at nandito kayo sa aking channel. Salamat at naligaw kayo sa channel ko. So, yun nga mga kapids, kakatapos lang ng ginawa nating video, kaka-upload lang natin yung video na ginawa natin is tungkol sa ginawa ni Vice Mayor Isko Moreno sa napagbabago sa Maynila. So, ito nga, may bago akong topic na first time ako ngayon. So, first time ko, mga kapids. At ang naka-first sa akin is si Mayor Isko. So, ano ba yun? Ano ba yung first time na yung mga kapids? So, at kukuwento ko sa inyo mga kapids ha. Mamaya, papakita ko sa inyo yung video. And then, shout out nga pala kay Miss Alona Iglawan. More power sa iyo. Sana maging okay yung business mo. More sales. So yun. Salamat at nag-subscribe ka sa channel ko. So sa mga hindi pa member ng Team Kapids diyan, kung gusto niyo maging member, subscribe lang kayo. Click niyo lang subscribe button, yung subscribe button and bell button for your para ma-notify kayo sa mga videos na gagawin ko. So yun lang mga kapids, hintay lang kayo, ipapasok ko lang yung intro natin, after nito yung topic natin, okay? So ito na. Intro, pasok. So ito na yung sinasabi kong first time ko, no. So sa tagal ko nang nagdadrive. First time ko matikitan. Ang galing mo. So maraming salamat mga kapits at nag-stay kayo sa channel, no. So yeah, kapits, huwag niyo na rin pala kakalimutan i-follow niyo na rin ako sa Instagram at sa Facebook. Okay? Salamat. So yun mga kapits, yung topic natin is about yung kanina nahuli ako. Ito lang umaga. So itong vlog na to, umaga to. So fresh na fresh pa mga kapits. So yun nga, kapits, kasi tuwing umaga hinahatid ko yung wife ko sa may nanakamotor. So hinahatid ko siya hanggang sa Blooming Tree, kasi doon siya sumasakay papunta sa office nila. So yun, sa daily routine namin, nasanay naman ako na, although nasanay ako na hinahatid ko siya, na yun nga, walang helmet. Ang galing mo! So, diba, walang helmet. So nasanay ako dun, hindi ako nag-helmet pag nahatid ako. Yun nga, no, kanina, nangyari, hinatid ko siya, akala ko nang na papatawid pa lang ako ng Abad Santos, may nakita ko na may pulis at may MTPP. So akala ko naman hindi ako sisitahin, kasi so yun nga, the usual na araw-araw ko nagdadaan ako, meron namang MTPP dun, hindi naman ako nasisita. So yun nga, kanina sinita na ako. Tinikita na ako. So, sabi sa akin, bakit wala akong helmet? So, yun, tinikita na ako. At papakita ko sa inyo yung video. And then, yun nga. Actually, itong vlog na to mga kapids, wala sa plano to. Nag-iisip pa lang ako ng content, pero naisip ko na i-content na rin to. So, masasabi ko lang, okay lang naman na natikitan ako. So kahit na natikitan ako, at least 500 din yun, sayang yun, di ba? Ang galing mo! Pero yun nga, okay lang naman, at least alam natin na may nagpapatupad ng batas ngayon, no? So alam natin na seryoso si Mayor Isko na sa mga sa patakaran niya dito sa Maynila na pagbabago, no? So yun nga, kanina dapat ito pa mga kapits, no, pasensya na, no, alam ko mali na hindi ako naka-helmet, pero
alam ko na safety ko rin yun, dapat nag-helmet ako. Pero yun nga, dahil nga sa malapit lang, from Abad Santos to Blooming Creek lang, eh, nasanay na ako na nagdadrive ako na hindi ako naka-helmet. And then, yun nga, hindi naman ako nasisita. Pero ito lang nga ngayong araw na to, na sita ako. So, okay lang naman, no, na-appreciate ko yun. So, at saka, ang bait naman din naman nung, ang bait naman nung MMDA tsaka nung police. Actually, ito pa ang isang problema ko, no? Bukod sa wala akong helmet, mga kapits, wala rin, hindi ko rin dala yung ano ko, lisensya ko. Ang galing mo! So, yun nga. Pag alam nyo naman, pag walang helmet, violation na yun. And then, so nagtadrive ka nung walang helmet. Pangalawa, wala kang lisensya. So, possible na mangyari, hindi pala possible, talagang mangyayari na may impound yung motor mo. So, ito nga nangyari, buti na lang at mabait yung mga pulis at FTPB na pinupumayag sila na kunin ko na lang din yung lisensya ko. So, yun nga, kinuha ko pa yung lisensya ko, bumalik ako ng bahay at pumunta ako doon. Tinikita na ako. So, ito, makikita nga niyo yung video na habang tinikita na ako ng FTPB. So, yun nga, sa masasabi ko lang, ano, okay lang naman eh, for safety rin naman ng mga nagmo-motor o yung mga naka-motor. Para sa amin din naman, so okay lang naman. Also, yun nga, medyo masakit din sa bulsa yung 500. Pero ganun talaga, kailangan natin sumunod sa batas. So sa ngayon, okay naman, okay siya dahil alam natin na may nangyayari na pagbabago sa Maynila. And then, yun nga, nawawala ako mga kapinsulita. BABA! Ano pa ba yung sasabihin ko? Ayun, buti na lang, mabait din yung mga pipulis na pumayag sila na kunin na lang yung lisensya ko. And yung, ano ba yung purpose ng ganito, mga kapits? So, bakit pa hinuli yung mga walang helmet, di ba? Kasi di ba, uso ngayon yung mga riding in tandem, yung mga ganun. Actually, minsan naman, riding in tandem, naka-helmet. Pero, yun nga, pag syempre, pag wala kang helmet, masisita ka, mag-represent ka ng lisensya mo, and then yung OLCR mo. Kung wala kang ma-present na ganun, possible, hindi sa'yo yung motor na gamit mo. So, maaabala ka. Pero okay, kumbaga, sa on the other side naman, mga kapins, alam mo, magiging safe na rin. Dahil kasi, so, kumbaga, kung yung motor mo nakuha, o sabihin na, ano ba, tamang term ba yun, yung car nap, kasi motor naman yung, sorry ah, hindi ko alam din tao, motor nap. So yun, at least alam natin na pwedeng maiwasan yung ganun na mapangyayari na makakarnap yung ano mo kasi ma-alarma ka agad eh. So alam din na mga gumagawa ng kalokohan, kumukuha ng mga motor na anytime mahuhuli sila. At alam nila may mga nakakalat ngayon ng pulis para mag-checkpoint. So, yun yung one good point doon na nagkakaroon ng ganitong nangyayari, no? So, yun lang. Wala rin na rin ako masabi. So, siguro, dudugtungan na lang natin ito, mga kapits, no? Pag kukunin ko na yung ano ko, yung lisensya ko. So, possible, kukunin ko yung Thursday. So sabi ni MTPB, ano daw eh, para sigurado kunin ko daw yung lisensya ko by Tuesday. So siguro yun na yun, idudugtong natin yung vlog na yun, mga kapits, no? So, adventure yun. So ito lang, okay lang mga, sa akin ha, on my point of view, yan, English yan, mga kapits. Okay lang, masakit man na mawawalan ka or magbibigay ka ng 500, pero okay lang kasi sa
Yan talaga eh, batas yun eh. And then, so para sa safety rin naman natin yun, di ba? So, yun. So, yun, mga kapits, no? So, maraming salamat at nag-stay kayo dito sa channel ko, mga kapits, no? Sana, sa susunod na mga video ko, panoorin nyo, abangan nyo, mga kapits, no? And then, yun, mga kapits, sa mga gusto magpa-shoutout, ha? Comment lang din kayo sa comment section natin. So, iyan ako kayo dyan. So, maraming salamat mga kapit. Salamat at nag-stay kayo sa channel ko. So, okay? Salamat! Meow! So, o nga pala mga kapit, nakalimutan ko ipakita sa inyong video na yung actual na pagtitikit sa akin. So, ito, insert natin. Makikita kayo sa vlog, sir, ha? So kapits, no, ito nga, ano ba yung reason bakit pinost ko pa to yung pag-ticket sa akin ng MTTV, no? Gusto ko lang i-ano sa inyo, ito yung gusto kong ipabaon sa inyo. So sana matuto kayo sa nangyari sa akin. Nahuli ako sana hangga't maaari lagi na tayong magsusuot ng helmet. And then hangga't sa tuwing magda-drive tayo, dalhin natin yung lisensya natin, no. So yun lang naman, hindi ako proud na nahuli ako, pero at least, 'di ba? Natuto ako dahil doon. 'Di ba? Yun naman ang mahalaga, natututo ka. And then yun nga, sunod lang tayo sa batas, mga kapids. Okay? Maraming salamat, kapids.